Good morning mga ka-chess players. Ngayon po ay tutunghayan natin ang laban between Jason Bisca and Marlon Constantino. Ito po ay kanilang match 2 sa ginanap na pickup noong January 20, 2021. Sila po ay board 6. Ito po ay rapid. White po si Jason Bisca. Start na po natin. So Bisca played d4. Sir Marlon played d5. Then c4. Then c6. Okay, kinapture po. So ito po ay nauwi na sa slab exchange variation. Tumira po ng bishop f4, then knight c6, e3, knight f6, and knight c3. Ayan na po. So nilabas na po yung bishop. Ayan po talaga yung linya niyan. So naghamon po ng exchange, no? Naghamon. So aatras ba? Pupunta rito or ika-capture? Tingnan po natin ang ginawa ni Bisca. Kinapture po ni Jason Bisca. Kinapture din ng queen. Tumira po ng knight f3. Nag-castling na po. Nag-castling. So, equal po yung position, no? Ang galing. So, nilabas na po yung bishop para connected na po yung rooks. And then, tumira naman po si Bisca na ito ng h3 para hindi makatalon yung knight dyan. Okay? And then, so, tumira po ng rook. Ito po. Nilagay ni Bisca yung kanyang queen sa e2. So napansin ko, mahilig talaga si Bisca maglagay ng queen e2. So connected na po yung rooks. And then, syempre po, titira po ng yan, para hindi na po makatalon yung knight dyan sa b5. Okay? So inunahan na. And then, pumesto yung rook. Ayan po. So dito po, nagpush na po ng e4. So ano pong idea? So pag kinapture, then malamang i-capture, then ito, ayun po, naka-threat dito. So isa po sa idea yan, pag di naman kinapture itong pawn, pag hindi kinapture, so ayun po, no, pupushan dyan. So lalakas yung bishop dito. Tingnan po natin anong ginawa ni ano dito. Ayun, kinapture po ni Sir Marlon, kinapture ng knight, and then ayun po, ayun na po yung plano. So may threat po dyan, syempre kitang kita po ni Sir Marlon yan. So tumira po siya ng F5, miwas yung queen. So dito po naghahamon ng queen to queen si Sir Marlon, kasi pag nag-shish po yung queen, medyo gagaan po yung trabaho ni Sir Marlon dito. Anyway, meron pong ano, meron pong weakness, merong isolated po, no, pwedeng targetin ni Sir Marlon mamaya. Tingnan po natin, umiwas po si Jason Bisca, tumalon po yung knight, so threat po yung bishop at the same time. Ayan po, oh, meron din threat dyan. Then yung bishop, ang gandang ilagay dito. Tapos ayan po, oh, so tatlo na rin nakatutok dito. Ang ganda ng plano ni Sir Marlon dito. Tingnan po natin ano nangyari. So tumalon po yung knight, inunahan. Para kung capturein siguro ng knight ito, kakapturein to ng knight. Okay? Kasi pag kinapture po ito ng knight, naka-threat po sa queen, eh. Tingnan po natin. So umiwas po na yung bishop. Umiwas din yung bishop. Okay, bumalik yung knight, naka-threat po sa queen. Ayan po, anong ginawa? Umatras po yung queen. Okay, pumesto po yung queen dito sa g5. Okay, ayan po, kinatcher na yung knight. Malakas po yung knight, eh. Kinatcher ng rook. And then, lumipat po sa kabila. Ito naman yung target. O, syempre, kailangan po depensahan. So, ipinush po. Okay, and then, ayan, bumalik po yung knight ni Bisca. Threat po sa queen. Depensa na rin po dito sa pawn. No? Tingnan po natin. So pumasok na po. And then ayan. So dito po naghamon ng exchange ng queen si Bisca naman po. No? So tingnan po natin, kasi pag kinapture po, maka-capture, so magkakaroon ng makukonnect yung pawn dito sa center. Tingnan po natin nangyari. So kinapture na nga po. And then ayun, nakapwesto po yung rook, oh. Nako, malakas po 'yan pag nakapasok sa second rank, no? Ayan po yung lakas ng rook. Tingnan natin ang ginawa ni Bisca dito. So hinamon po ng exchange yung rook, kasi hindi po pwedeng mag-stay yan dyan, no? Malakas po yan, kinapture, syempre capture ng knight, and then ayun po, so bumasag na po dito para kung if ever capturein po yan, ibabagsak po itong pawn na to, then threat pa sa knight. Ayan po, then meron pang threat sa pawn. So anong ginawa po dito di Bisca? King move lang po para if ever na capturein. So meron siyang ano, king na nakadepensa. Sabi nga sa endgame, king must be active. So finish na po dito yung e5. So hindi naman pwedeng capture, eh, no? Ang ganda ng pagkaka-push. Pag hindi mo kinapture, siya ka-capture. Pag kinapture and then
may rook eh. Pag kinapture naman, babagsak po yung knight, oh. Naka-check pa sa king, saka sa pawn. Tingnan po natin, mangyayari. Ayan po, tumalon po yung knight. Extra protection sa, dito pa sa d-pawn. Okay? So, tingnan po natin. Kinapture na. Kinapture ng pawn. And then, ayun. So, pinwesto po yung bishop para may planong capture yung knight, tapos kakapture yung pawn. So, nung ginawa ni Jason Biscay dito, dinipensahan po yung pawn. Ayan po. So, tumira po ng pawn dito. And then, siguro gustong i-push dito. Or, ito, and then, lalapit po yung king. No? Ang gandang laban. Inangat po yung rook. Bakit po? Kasi para makatalon din yung knight, if ever. Kasi nakapin, yun. Ayan po, nakapin yung rook eh. If ever, di makakatalon yung knight. Okay, so, kinapture na po yung knight. Kinapture ng king. Ayan na po, lumapit na yung king. Ayan. So, ang gandang laban. Okay. Imiwas po yung rook dito sa kabila. So, might step. May planong mag-check or dito. Inunahan na po. Binaba na po yung rook ni Sir Marlon. So, ito naman target. Okay? Itong pawn dito. So, ayan po. Dinipensahan po yung pawn. Pinush naman po dito yung edge pawn. Okay? So, hindi pwedeng capturein po. Kasi pag kinapture, makakapture ito. Itong rook naman ni Visca, pwedeng ilagay dito. So, threat po yan dyan, no? Magiging weak po yung structure ng po ni Sir Marlon pag kinapture niya. So, malamang ang tinira niya, nag-king move lang po siya. And then, so, si Visca na po ang kumapture, kinapture din. Okay, so meron pong isang pass pawn dito si Jason Visca. Sa kabila naman, may dalawang pawn si Sir Marlon against one pawn. Tingnan po natin paano mangyayari. So, nag-push na po ng pawn si Sir Marlon. And then, sinundan. Ayan po. Bumalik. So, may planong targeting ulit. Capture ulit. Pinush. And then, binalikan. Okay. So, ano po maganda dito? Dito po, parang pwede ng capture ni Jason Visca po ito, no? Itong pawn na to. Then, ano mangyayari po? Pag kinapture, di kakapture rin po niya yung pawn. So, mangyayari po, dalawang pass pawn niya. Okay? Tingnan po natin, nangyari. Kinapture na po ni Jason Visca. Kinapture. And then, ayun po. So, target niya to. Then, ang idea po nito, didepensahan po yan eh. Pag didepensahan, titira naman si Jason Visca dito. Exchange ng rook at saka ng king. Maybe ganun po yung idea niya. Tingnan po natin. Ayan po, dinipensahan. Okay, check. And then, obligadong kainin. Kinain ng pawn. Hahabulin po talaga ng king yan. Kasi mag-queen na po yan eh. Ayan po, nag-queen. And then, kinapture. Dito naman po yung target ni Jason Visca. Okay, kinapture. And then, ayan po. So, nauwi po tayo sa king and pawn endgame. Ayan na po. Ayan. So, dito po, pwede nang tumira si Jason Visca dito. And then, ayan po, dire-diretso na po yan eh. Pag kumusin to, itong pun, dire-diretso na po, queen na po. Pero maybe po, is panic time po sila dyan. Kasi nakita ko po si Sir Marlon, parang panic time na rin po sila dito. Konti na lang po yung oras si Sir Marlon dito. Ayan po. Ayan. And then, umangat, umangat. So, dito po, sa ganitong position, kung may oras pa, malamang naway po ito sa draw. No, kasi, ano lang po yan eh. Aabangan lang po yan. Pag bumaba po dito, baba po yan dyan. Tapos, pag dito pumunta, pupunta lang dito. Pabalik-balik lang po sila. So, pwedeng mauwi sa draw. Kaya lang po na naubos na pong oras si Sir Marlon. And, yan po nangyari sa game nila. Napakaganda pong laban. Congratulations po. Sir Jason Visca and Marlon Constantino. Sana napakaganda laban na pinakita ninyo. Sana po guys, marami kayo natutunan sa laban na ito. Support po natin yung pick up and maraming salamat po and God bless.